Panoorin nyo mga katropa kung anong nangyari sa motor ng ating idol. Bakit maraming tubig sa loob ng kanyang makina? Alamin natin yan sa video na ito at gagawa natin yan ng solusyon. Alright. Good morning po sa inyong lahat mga idol. Share ko lang po sa inyo yung video na ito para maiwasan natin yung ganitong sitwasyon na maaaring mauwi sa pagkasira ng iyong stator coil. Lalong-lalo na dyan sa mga primary type na stator coil kagaya nito, sensitive po ito. Pero para maiwasan natin yung ganitong problema, ayan o, kung mapapansin nyo, ayan o. Marami. So yan po yung pumasok sa loob ng ating stator coil, pinasok po ito ng tubig, no? Paano nga ba pumasok yung tubig sa loob ng ating stator coil at paano natin ito maiwasang mangyari na mauwi sa pagkasira ng ating stator coil? Well, sa video ito, i-share ko sa inyo kung saan dumaan yung tubig at pag-usapan natin yung remedyong pwede rito. Well, actually, parang ito po ay simple lang, no, mga idol? Simple lang na pamamaraan, pero malaking tulong para maiwasan natin yung pagkasira ng ating stator coil, lalong-lalo na sa mga primary type, okay? So, saan nga ba pumasok yung tubig yan, mga idol? So, dito po yan pumasok sa taas, no? Pag ang iyong stator coil ay nagsimula ng magkaroon ng problema, ayan o, dito, paligtarin natin. Dito po sa part na ito, no, pag nagkaroon na po ng problema yung kanyang goma dyan, or kahit yung kanyang goma dyan ay tawag na ito, hindi pa sira pero mayroon na pong kunting damage, no, or may kawang na. Matik na po yan pag nag-spray kayo, nag-car wash, or nag, kahit na anong part ng tubig umulan, ipapasukin po yan ng tubig. Yan po yung naging sanhi kung bakit ganito po yung naging problema sa stator coil ng ating katropa. No? Napabayaan niya po na sira na po yan, no? Mapansin nyo. Sira na po yung dulo, ay yung part na ito rito, sira na po. Kaya need talaga natin, no, na maglagay ng mga alternative na pwede natin pampasikip dyan. Ano nga ba yung pwede natin pampasikip dyan? Alright. Okay? So, dito po sa part na ito, mga idol, ayan, yung part na ito dito talaga, yung pinaka ditong part, maaari kayo dyan maglagay ng electrical tape, no? Pwede nyo siyang balutin ng electrical tape. No, ayan, paikot ang electrical tape hanggang sa kumapal po yung electrical tape, no? Kumapal po siya rito. Then, pwede na natin siya dito ipitin at isuksok natin dyan sa part na yan. Para yung electrical tape ma-press dito po sa part na ito, ma-press po yung electrical. Ayan. So, mawawala na, hindi na po siya basa-basa papasukin ng tubig. So, yun po yung remedyo na pwedeng magawa natin dito, no? Pwede kaya interior, no, goma, no, pwede mo siyang papulupotan din dito ng interior o goma. Tapos, ganun pa rin, iipitin natin sa part na ito rito. Ayan, tapos isasalpak natin. Pero yung pinaka-best na ginagawa ko talaga dito o remedyo, yung naglalagay po ako ng electrical tape dito sa part na ito. Okay? Tapos, iniipit, ayan, at masasabi kong effective talaga, mga idol, kasi ilang beses ko siyang ginagawa at hindi po sumasablay, mga idol. Alright. So, ngayon naman, ay hindi mo napansin dito sa part na ito or yung goma mo dito sa part na ito ay hindi pa sira, pero mayroon na pong mapapansin kang pagkaluwag dito sa part na ito, no? Maluwag na po siya sa part na yan. Ang gagawin mo naman dyan, mga idol, no? Para makasigurado ka na hindi po maipon yung tubig sa loob ng ating stator para maiwasan natin yung ganyang senaryo na makikita nyo napakaraming tubig, no? Mapapansin nyo dito, yan, dito po sa part na ito rito, mayroong ito tinatawag na drain, no? Or parang drain plug ng laman ng ating stator. Kung papansin mo ito dito, ayan o, ayan o. So, yung nangyari sa kanya, eh, natakpan na ito, mga idol. Yan. So, pwede mo yung sundutin, buksan, para yung tubig dumaloy rito, mga idol. Yan. Diretso yan po yan dito sa baba, oh. Saan ka na? Yun, oh. Yan, diretso po yan dyan sa baba.
diretso din sa taas. Ayan, kita nyo yan. Yan po ay drain, no? Ng laman ng ating stator. Meron din dito sa part na ito, sa kabila. Itong side na ito rito, meron din yan. Ayan, no? Ayan. Dito po, ayan, no? Kinain na talaga ng lumi. Ayan. Dito rin po sa part na ito, ayan, no? Tingnan nyo po. Ito yung pinakababa nito, may kanto yan, eh. Ayan, no? Tagilid natin ng onti. Ayan, no? Mapapansin nyo, may... Saan ka na? Ayan, no? Ayan, no? May ukab po dyan. Dyan din po dadaan yung tubig. Right? So, may dalawa pong drainage, no? Or drainage talaga, no? Para lumabas po yung laman ng ating stator dito sa part na ito, no? Yung para hindi matambakan po ng tubig, kailangan natin tanggalin yung dito, yung mga nakakabara dyan, pwede natin yan sundutin, tapos dito sa part na ito. Alright? So, malaking tulong po yun para hindi maipunan o matambakan ng tubig yung ating stator coil. At dito rin sa part na ito, lagyan natin electrical tape. Effective yan. Alright? So, ganito lang muna yung video natin, mga tropa. Sinabi ko lang po sa inyo yung sitwasyon ng motor na yan, nakikita nyo, para hindi po kayo matulad sa motor ng ating katropa. Ayan, no, kitang-kita nyo naman na napakarami ng ipon na tubig sa loob ng kanyang stator coil. At yung kanyang stator coil, mga idol, mga katropa, ay hindi na po gumana, no? Hindi na po nag-function, nasira na po yung kanyang primary. Ayan, no. Dahil nga po, nababaran po na masyado ng tubig at kinalawang nasa loob. Alright? So, para iwas gastos, napakadali lang, tanggal dito, tanggal ang bara dito, then remedyo dito sa taas. Alright? So, dito na muna yung video natin. Sana may nakuha yung tips at kalaman sa ginawa natin ngayon. Mga tropa, sana nagustuhan nyo, baka pwede makainis ang thumbs up dyan, palike at share na rin ang ating video. Ayan, so, dito lang muna tayo. Subscribe at follow. Peace out. Bye-bye.